Judges Clubs, ngayon gagamitin mo na, I mean, topic natin is for today is more on the mating the king with the bishop and knight. So, marami nagsasabi is basic mate lang to for beginners, but I think even masters, GM, hirap sa gantong linya. So, mayroong mga sinasabi juries about W maneuver sa mga books, even sa mga ibang napapanood natin sa internet, W maneuver din yung sinasabi nila. But, it's more on the pattern kung saan na basically, ang idea nito is babantayan natin yung takbo ng king. So, ngayon meron tayong light square bishop. So, lahat ng pupuntahan dapat itong dulo is light square. Doon pagmamatihin yung king. Kasi kung dark square ang pupuntahan ito, walang mate. So, let's start with bishop e7, king e8. So, wala naman kasi tatakbo sa king g8, then knight e5. So, binantayan ulit. So, king d8. Kasi kung yan yung isang takbo. Kung nag-king f8, bantayan lang natin, no? Knight d7. So, papalik lang late siya sa knight. King e8. Then, king e6. Babantayan niya, no? King d8. King d6. King c8. So, kapag nagpunta siya sa, let's say, pag king d6 natin, nagpunta siya sa king e8. Magpi-bishop g6 lang. So, pupunta ulit yung king sa d8. Tinutulak na natin yung king papunta doon sa light square na dulo pag mamatihin niya. So, balik tayo doon sa main line, which is yan, king e8, king d8. Ngayon, king e6. So, sa king e6, babantayan pa rin natin yung mga squares like f7, f8. So, naging c7 siya. So, akala na ng iba, lalabas na yung king. Papunta sa b6. Papunta sa palabas. Papunta sa e5. Then, babantayan natin through knight d7. So, hindi siya makapunta sa b6. Then, c6 lang ang pupunta niya. Or, dun sa mismong c8. So, pag king c6 niya, bishop 3-3 lang tayo. So, hindi na siya makakababa sa b5. So, pwersado ulit siya na mag-king c7, bishop e4. Ayan, kinocorner na natin yung takbo niya. Hindi na mapapunta yung c6, b6, b7. So, aakit na siya sa either king d8 or king c8. So, pumunta siya sa king c8. King d8. Bantay lang, king d6, king e8. Again, yung kanina nating tinira sa bishop g6 para bumalik sa king d8, bishop f7, king c8, knight c5, king d8, knight b7. So, hindi na siya makakapunta sa king e8. So, persado na siya papunta ng king c8. Then, king c6, susuportan lang din ng knight. Wala nang ibang tatakbon kundi king b8. Then, king b6. Either king c8 o king a8 lang naman ang pupuntahan yan. So, pag king c8, bishop e6, check. King b8. Knight c5. So, para magkaroon ng space, papunta dun sa king a8. Tempo. Bishop d7. Pagtira ng king b8 kasi no options na pupuntahan. Knight e6, check, then king e8, then bishop c6, mate. Yan, ganyan lang po kasimple yung pagmate ng king with the bishop and knight. So, susunod na topic, abangan po natin. Then, don't forget to like and subscribe Mendez Istambak Chess Club TV channel. Thank you. Good day.